Ha? This night, I want to share you about the last subtopic of Sunday message. And Nehemiah rebuilt the wall of Jerusalem for the three times. Bakit niya tinayo yun? Dahil sa kahalagahan ng simbahan. Pangalawa, kahalagahan ng accurate gospel. Pangalawa, kahalagahan po ng spiritual battle. Then, as I meditate the Word of God through this message last Sunday, I'm thinking about we must be sensitive na makita po natin na yung problema natin ay spiritual battle. Bakit spiritual battle? Kasi yung problema natin ay spiritual problem. Thank you po, Brother Edward. Kaya kailangan po natin maging sensitive in any aspect ng ating pong buhay. Pamilya, pag-aaral, meron man tayo nakasalamuha. We must be sensitive na itong labanan na ating meron tayo ay hindi basta ordinaryong labanan, kundi labanan sa spiritual. Kaya ito ay spiritual battle. Kaya ito yung sabi sa Ephesians, Chapter 6, verse 12. Our fighting is spiritual fighting. Kaya po, napakahalaga na laging maging sensitive yung ating pakiramdam. Hindi ito pakiramdam normally, kundi dapat meron kayong antenna spiritually para maging sensitive sa inyo na yung problema niya ay spiritual problem. Yung problema ko ngayon ay spiritual problem. Kung ano yung iniisip ko ngayon, spiritual problem. Merong problema ko ngayon sa pinansyal, spiritual problem. Kaya, kung magkakaroon tayo ng ganitong sensitivity sa ating sarili, every time, we will not thinking about physical matter. Every time, we will thinking about spiritual matters. Na sino yung ating kalaban? Satan. Satan. Demon. Evil spirit. Yan po yung ating mga kalaban. So anyway, syempre hindi natin nakikita itong ating physical na mga mata. That's why, sometimes when our spiritual status not good, hindi tayo nagiging sensitive. That's why we saw, problem is children. We saw, problem is yung mga estudyante natin. We saw, problem is the circumstances. Problem is the environment. Problem is yung nangyayaring sitwasyon sa ating buhay. But, that time, bakit hindi natin nare-recognize? We are covered by darkness. We are covered by Satan para hindi tayo maging sensitive. Nawawala yung ating pakiramdam sa spiritual. Bumabalik tayo sa dating pagkatao natin na makita na yung problema ay physical. Especially when you go to the field. Field is very important. Napakahalaga po ng field members. Yung field, this is personal field, your field, personally. So every time, do you really see your problem is spiritual problem? Every time, dapat makita po natin na yung problema natin ay spiritual problem. Yung problema natin ay si Satan. That's why yung labanan, not between I and Satan, but ang labanan between God and Satan. That's why napakahalaga po na makita natin yung field natin. How our spiritual status ngayon. Also, when we go to
meet somebody. When we go to in the field to meet someone, nakikita mo ba na yung problema niya ay spiritual problem? Bakit siya nagagalit sa'yo? Bakit siya pinalo yung anak niya? Halimbawa, may nakita ka lang sa labas habang dumadaan ka, biglang nagbangayan. When you meet them, really you see them, their problem is spiritual problem. Dapat maging ganun po yung ating pakiramdam sa field. Kaya makikita natin, that's why they need Jesus Christ. Every time when you meet someone, dapat nakikita natin yung spiritual fighting or spiritual problem. Amen. Then inside of our family. In family, nakikita ba natin na yung problema natin ay spiritual problem? Husband and wife fighting, children makulit, children not follow, obey well, children meron ng sariling pag-iisip, that's why you condemn, nagba-Bible study ka pa naman, pero hindi ka, ganyan pa rin yung ugali mo. Inside of our family, if we cannot see their problem is spiritual problem, we are not giving them life, but killing them. Napapatay natin sila sa spiritual. Kaya napakahalaga po. Inside of our family, not hell, but kingdom of God. We really recognize each one of them, each one of our family member, merong spiritual problem. That's why if you really have sensitivity, you will recognize easily, not my husband problem, not my children problem, but it's Satan. That's why you will use your authority. Satan, darkness, demon, inside of my husband should be get away, should be bind in his name. Dirty spirit na kumakapture sa anak ko, lumayas ka sa pangalan niya. We must have sensitive in our family. Then, in our job or even business. Very relevant sa buhay natin. Marami tayong nakakatagpong tao sa trabaho natin, sa negosyo natin. If someone, you meet deceiver, sabi nga ni Reverend Yu, when we meet deceiver, that's our spiritual status. That's the field nowadays. That's why, dapat makita natin yung sitwasyon natin kung saan man tayo naroon. Even in our local area. Here in our barangay Tumana, nakikita po ba natin na yung field na meron sila ay spiritual problem? Nakikita natin kung ano yung in need ng ating mga kabarangay? Kaya nga, when Pastor Lee said that since starting Monday, I don't know if this Monday or next Monday, but at that time, he will start to deliver the gospel in flag ceremony of our barangay Tumana. We must pray. Amen. Starting that moment, darkness, demon, evil spirit will be bound sa ating local area. Amen. Starting this time, really, if really plan ni God na sa buhay ni Kapitan Akiko, biblical evangelism will be happen sa lugar ng Tumana. That's why, hindi lang ito mission ng isa na ginagawa ng ating senior pastor. Mission ito ng bawat isa sa atin. Amen. We must help our senior pastor together in prayer, in any means. Why? The field nowadays, spiritual problem yung problema nila. Amen. Satan, demon, evil spirit. Kanina when I go to the field, I meet one person, stroke person. Yung kanyang right side of the body, stroke. Then, bakit siya na-stroke? Given by Satan. And kanina, inelaborate niya, meron siyang tatlong kapatid, but yung dalawa niyang kapatid, nag-go sa jail. Napunta sa jail. Yung papa niya, napunta sa jail. Yung mama niya, namatay. Siya na lang yung naiiwan. Then, bakit ganun yung feel? Because of Satan. Because Satan giving them destiny. Dahil yung problema na hindi nila kayang masolusyonan si Satanas, but they do it. Yun yung field na meron ngayon. Kaya, napakahalaga po
na yung ating spiritual status mabago. Our sensitivity of our spiritual status must be changed. Kasi pag hindi mababago yung ating spiritual status, we will always fail in these kinds of field. Mahuhulog lang tayo, ma-assimilate lang tayo sa field na meron tayo. Pero dapat, hindi. Kaya napaka urgency na mabago po yung ating spiritual status, mga member. Especially our EVS agent. Hindi po tayo basta normal na mga miyembro. Tayo po ay very important key member ng ating simbahan. That's why, dapat sa atin mag-umpisa yung urgency na mabago yung ating spiritual status. Lord, please help me to change my spiritual status. Lord, help me to recognize the importance of spiritual battle. Make my spiritual status become sensitive to recognize my problem is spiritual problem. My problem is Satan, devil, evil spirit. Dapat maging ganun yung urgency ng spiritual status po natin. That's why, napakahalaga po yung prayer. In order to change our spiritual status, prayer is very important. That's why, I really want of us maging mahalaga sa atin yung ating spiritual battle. Na hindi lang basta yung mensahe na natanggap natin last Sunday message ay dumaan lang sa ating buhay, dapat i-absorb po natin. Then, una, napakahalaga po na every time, every moment, yung problema na nakikita natin, not just ordinary. It is spiritual problem. Really, it is spiritual problem. Tell to yourself, your problem is spiritual problem. Really, it is not joke. Your problem is spiritual problem. Amen. Yun yung totoo. Dahil in spiritual world, nangihimasok si Satanas. Hindi siya sa physical world nangihimasok. Result na lang po yung nangyayari sa physical na mundo. Pero saan siya unang nangihimasok? Sa spiritual na mundo. Kaya nga, bakit tayo bigla na lang nagagalit? Bakit na lang tayo biglang naiinis? Bakit na lang tayo biglang nagkakaroon ng uncertain feeling na hindi natin maramdaman? Spiritually, Satan intervened. Amen. In spiritual world. Kaya napakahalaga po na yun yung inyo pong ma-recognize. If not, always we will be loose. Fight spiritually. Kaya lagi nyo pong tandaan, it is happen in spiritual world. Ano yun? Whatever we experience, appeared problem, it happened in spiritual world. Amen. Whatever happened na problema in our mind and heart, which is hidden problem sa ating isip at puso, it happened in spiritual world. Amen. That's why we need only Jesus Christ. Amen. This spiritual problem, we cannot solve. If, until right now, in these kinds of basic message we cannot understand, meron tayong spiritual status, doesn't need Jesus Christ. Kaya lagi sa buhay natin, alam ko na yan, hindi ko na kailangan si, nagkakaroon tayo ng spiritual status, hindi natin kailangan si Jesus Christ. Kasi dito pa lang sa basic message, filled na tayo. Hindi natin nare-recognize na yung problema natin ay spiritual problem. That's why, in easy word, as much as we recognize my problem is spiritual problem, whom do you need? You need solution. Whom do you need? Only Jesus Christ. That's what you need. Wala na tayong ibang kailangang mensahe. Wala na tayong ibang kailangang i-absorb sa buhay natin.
Kaya nga bakit sinasabi ni Pastor Willie, we need only pure gospel. Only Jesus Christ, only gospel. This is what we need. Kasi yung problema natin po ay spiritual problem. It happened in spiritual world. Appeared problem, hidden problem, happened all there. Pero nakikita lang natin physically. Kaya sometimes, or most of the time sa buhay ng isang tao, they don't need Jesus Christ. But they need themselves to solve problem. They need themselves to do humanism with. Kaya yung status na kailangan si Jesus Christ, nabibigo yung isang tao. But, we, as key member of our Tumana Good Seed Mission Church, we must recognize na why we need Jesus Christ? Because meron tayong fundamental problem. Every time, Satan intervene through this. Fundamentally, Satan intervene, make us to be far from God. That's why every time, we cannot feel the presence of God. Fundamentally, Satan make us not to enjoy being with God. That's why, at that time, sin come. What kinds of sin? Being far from God. That's why, again, Satan captured you. That's why fundamentally, it still happen. Fundamentally, we have these kinds of problems. That's why whom do you need? Only Jesus Christ. Yun yung kailangan ng ating espiritu. Kaya kailangan po natin mabago fundamentally. We need to change fundamentally. Not outerly, yung ano yung behavior na babaguhin natin, characteristic, o yung men, hindi yun. We change first fundamentally. Then, paano mababago po fundamentally? Just confess, that's why I need Jesus Christ. Kaya napakahalaga po ng fundamental change. If really you need Jesus Christ, must be your best value. Why your problem is a spiritual problem? Dapat maging best value natin si Jesus Christ. It means absolute value. Bakit si Nehemiah itinayo niya ulit yung wall of Jerusalem? Anong ibig sabihin po ng wall of Jerusalem? Protection. Kasi inside of that kinds of protection nandun yung church. Na yung church lang yung nag-share ng accurate gospel. Amen. That's why church is very important here in our Tumana Good Seed Mission Church. Amen. Proclamation of the gospel, very important. And spiritual battle. That's why at that time, Nehemiah bet his life to the accurate gospel. Amen. Actually, Nehemiah, not Israelite. Nehemiah po, he is born in Babylon but ministered in Persia. Pero nung marinig niya yung rumors lang, tas marinig niya na nasira yung pader ng Jericho, nagkaroon siya ng heart. Kaya sinabi niya sa governor, sa king, "King, please send me there as your governador. Ipadala mo ko doon." Dahil nga si Nehemiah, BBBIP, very important person, personnel, pinadala siya. At sinabi pa ng king, "Okay, just go back dali-dali." Bumalik ka. That's why Nehemiah, very happy. Okay, I will go to the Jerusalem and build the wall of Jerusalem. How many days? 52 days. That's why he have absolute value. Even though hindi siya Israelite. How about us? Eh, napakahalaga po ng accurate gospel. Amen. Kaya po, sa buhay natin, key is to recognize. Amen. What is key? To recognize. Kailangan po natin ma-recognize. Ah, really, my battle is spiritual. Amen. Ah, really, my problem is spiritual problem. Ah, really. That's why I need Jesus Christ. If we recognize these kinds,
We will pray. Mananalangin po tayo. Kaya prayer is very important. Anong uri ng prayer? Meron tayong authority. True authority na binigay sa atin ng Panginoon, we must pray. Kaya we must hold the authority given by God. Ano po yung sinabi na authority na binigay ng Panginoon? Sabi po sa Matthew 28 verse 18, all the authority from heaven and earth has been given to me. That's why, don't let Satan devour us. Amen. But let Satan be kneeled down in front of us. The key is if you recognize. Amen. Kapag mararecognize po natin, we will pray and use the authority given by God. Na mapangahawakan po natin yung sinabi sa Matthew 28:18. And also, in Mateo chapter 16, verse 18, the gate of Hades will not overcome us. Why? We are children of God. God is with us. We have these kinds of authority. And what the Bible tells to us in Luke chapter 10, verse 19, we have the authority to trump the snake and scorpion. Satan already loser. But the key is if you recognize. Amen. Satan already, ano na, wala nang kapangyarihan para i-devour tayo. Kasi ito mga pangako ng Panginoon, ibinigay niya na sa atin. Ano pa? Sabi po sa Mark chapter 3 verse 15, ibinigay na ng Panginoon. We have these kinds of authority. And even, sabi po sa Mark chapter 16 verse 15, kaya natin pagalingin yung isang tao when we pray, even in ourselves. Kaya napakahalaga po ng prayer. Pray with authority. Kaya sabi sa Acts chapter 1 verse 8, when you receive the Holy Spirit, He will give you the power. Power. We need kinds of power spiritually, not just physically. Kaya napakahalaga po ng prayer. Then, not only that, when we recognize our problem is spiritual battle, spiritual problem, dapat magkaroon po kayo ng gain. Mag-gain nyo yung spiritual power. Paano natin mag-gain yung spiritual power? Through prayer of 3:19. Kaya napakahalaga po yung prayer, in donors prayer, when you pray 3:19, you will gain spiritual power. Amen. Sa 3 pa lang, nandun na yung 5 powers. Spiritual power, intellectual power, physical power, economical power, and disciple power. Dito sa blessing of throne, andito na lahat. This power, we must gain. Alam nyo po, when I ask our senior disciple na gumagawa nito, when I ask them, when you do 390 prayer, what do you feel? You know what they said? They receive power. Nasusustain yung buong araw nila na ma-recognize na yung problema nila ay spiritual problem. If our senior student, yung mga senior natin ngayon na YP, ginagawa nila yun at nasisave yung buong araw nila, how about ours? Paano tayo? Kaya kailangan din natin gawin yung 393 prayer. Amen po. Amen, amen po. And para mag-gain po natin yung prayer, we need to have timeless prayer. Every time you must inject yourself, I need only Jesus Christ. Amen. I need only Jesus Christ. Timelessly. Whatever you do, wherever you go, timelessly, you must thinking about only Jesus Christ. Amen. Only Jesus Christ. Timelessly. Doon natin po magigain. Every time, magiging sensitive tayo
sa sitwasyon na meron tayo. Why? Timelessly, even though you do something, you do work, you do job, you do something in your school, you do, timelessly, inject yourself. Holy Jesus. Holy Jesus. Then, also, napakahalaga po na hindi lang yon. True breathing prayer. Sa paghinga po natin, kailangan po natin mag-gain yung spiritual power. Your breath, very important po. Kaya napakahalaga po. Not only we listen, but also we try. Actually, breathing prayer, mahirapan po kayo niyan first time. Ewan ko kung ginagawa nyo, pero ako po, nahirapan ako first time. But, when I continually try, nasasana yung tiyan ko na lumaki, nasasana yung paghinga ko na itigil ko at that time, kahit mahirap, unti-unti kong ina-absorb yung gospel. Kaya napakahalaga po, mag-gain natin yung ating spiritual power. Amen? Last. Then, through continuation to see your problem is spiritual problem. To recognize you need spiritual power. Continuation is there. Tuloy-tuloy. Ah, this time I did. Okay, enough na. No. We need continuation. We need consistency. Kailangan po natin i-consistent every time, every moment, yung ganitong system na dapat meron tayo. Amen po. If we stop once, mahirapan na tayong magtuloy-tuloy. Kaya nga, I heard one time, ang spiritual status niya, going up. But, he just stopped once, hindi na siya nagpatuloy. Yung spiritual status niya, drastically going down. And at that time, nasa point na bumaba yung spiritual status niya, ang hirap niya ng iangat. That's why continuation is very important. Napakahalaga po ng consistency na gawin natin sa ating buhay. Kaya sa buhay natin, every time we listen the gospel, that's your blessing. Every time they push you to pray, that's your blessing. If you stop, si Satan, hindi ka nahahayaang bumalik. Pipigilan ka yung dalawa mong paa. Alimbawa, nakakating ka na continually ng Donwell's prayer. You just stop one, hindi ka nagigising. Tuloy-tuloy na. Lagi mong ikukundin, bakit na naman ako nagising ng alas 7? Bakit ganun? Bukas na naman. Bakit? Kasi you stop once. That's why continuation is very important. And also, napakahalaga po ng regularity. Meron tayong regularity. Ginagawa natin siya ng tuloy-tuloy. Hindi humihinto. Kasi, alam natin na ito lang yung way para mabago yung ating spiritual status. Ito lang yung way para maging sensitive yung ating spiritual mind. Na yung problema natin ay spiritual problem. That's why we need every time Jesus Christ. At that time, it will become your habit. Really, pag naging habit nyo na, hindi na kayo mahihirapan. Mas, parang katawan nyo na yung kikilos. Yung spiritual system nyo na yung kikilos. When you become habit, Satan, finish na. I really want... Let's experience more the accurate gospel in our life. Let's pray together. Living God, thank you so much, Lord, for this wonderful moment. Like Nehemiah, Lord, alam niya yung importance ng spiritual battle. That's why right now, it turned in our life. Lord, please help us to really become sensitive so that we could recognize every moment our problem is a spiritual problem. So that we could continually, Lord, receive the spiritual power comes from the throne of God, comes from you, Father God. So, Lord, through this,
we will continue and we will experience in our life. Father, continually be with us. Help us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.